Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Sabi nga nila sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. Pero minsan ang ginagawa ng bata ay siyang nagpapabago sa matatanda. Isang pinagpalang tanghali sa inyo, Popoy at Bettina. Please call me Charo bilang fan ako ni Ma'am Charo at ng MMK. Pero huwag kayo mag-aalala kasi mas fan ako ng Dear M.O.R. Crush Popoy, nakikinig na ako sa iyo dati pa sa radyo. Ngayon, pinaka-favorite ko talaga ang tambalan ninyo ni super, super pretty na si Bettina. Kung hindi ninyo na itatanong, ay single ako since birth. As in never been touched and never been kissed ako. Isa akong berhen na hindi pa nakakaranas na magkaroon ng jowa ever. Madrama, I know. Pero alam ng lahat ng taong nakakakilala sa akin na jowang-jowa na ako. Wala nang talagang nagbalak na maligaw sa akin. Alam ko sa sarili ko na mabait naman ako, pero wala talagang lumalapit miski isang lalaki sa akin. Sabi ng tropa ko, eh meron daw akong RBF or Resting B-Face. Nakakatakot daw ako kung makatingin. Hindi ko naman kasi mapigilan itong ganda ko eh. Default ang ganung mukha. Pag pinilit ko namang baguhin, nagmumukhang weird lalo. Kaya yun, NBSB is real. Akala ko talaga wala na akong pag-asang magka-jowa. Nagbago ang lahat na makilala ko si Raymart. Hindi yung ex ni Claudine ha. Pero gaya din ng artista, hiwalay sa asawa itong si Raymart at matagal na itong walang nakakarelasyon. Nung una ay nag-aalangan pa ako na payagan siya na ligawan ako. Sinigurado ko muna, o sinigurado naman niya sa akin na malapit na siyang mag-file ng annulment sa misis niya. Naniwala naman ako. Pumayag na ako magpaligaw, at eventually nga, ay naging kami na. Popoy at Bettina, bilang ako ay never been touched, ay naging mapusok ako kapag kasama ko si Raymart. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nabuntis nga ako ni Raymart. Nakakatawa nga kasi, nung una, masaya pa ako kasi okay naman ang pagsasama namin ni Raymart. Popoy at Bettina, nung nalaman ni Raymart na nabuntis ako, ay bigla na lang itong nawala at hindi na nagparamdam. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Naghalo na ang galit, gulat, at lungkot sa puso ko. Sa isip-isip ko, ano na ang gagawin ko sa batang dinadala ko? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Katatapos nga lang po ng first part nitong storya. At para bang ang happy-happy lang nitong si Charo, no? Ang ating letter sender, ayan, nung sa unang parte ng kanyang kwento. Pero bakit naman hanggang doon sa nung paparating na tayo sa pagtatapos ng first part, eh para bang, teka lang, di ba, masaya na ako, biglang, ay, hindi pa pala, ay, in love naman ako ha. Yun lang, iniwan, mag-isa. Nanggigil kasi si ate girl eh, nung nagkaroon na ng love life, di ba, hindi naman pigilan. Go lang ng go! Mm-hmm. Nako, ngayon alam na namin kung ano yung mga tipo ni ate girl. Gusto pala niya yung medyo, may asawa na, kaya pala crush ka niya po, you know? Ni Tita Charo. I have no response to that. Yan. Mga dad bod siguro. Yeah. Ganyan. Mm-hmm. Ganyan ang itsuraan. Yeah. Pero siguro, ako no, sa nakikita ko naman kay Charo, kahit na medyo, sabihin nga natin, parang father figure siguro ang hinahanap. I don't know. Hindi naman, never pa siya nagkaroon ng boyfriend. Diba? Never pa nagkaroon ng boyfriend. Kaya nang dumating sa eksena itong si Raymart, at nagtiyaga,
'di ba? At nagtiyaga, naligawan siya kasi nga parang intimidating ang datingan niya, no? Sa pagkaka-describe sa atin nitong si Charo, intimidating ang datingan niya sa mga kalalakihan, kaya hindi siya malapitan. Correct. Yes, hindi siya basta malapitan. Kumbaga parang ang strong naman ng personality nito o parang ang sungit naman, ang taray naman, parang si Bettina, ganyan. 'Di ba? Tingin nga dito. Oo, no, parang nananampal na, tinititigan ka pala. 'Di ba? Wala pang sinasabi pero parang kokontrahin na kung ano man ang sasabihin mo. 'Di ba? Kapag ka pagka nagsabi ka ng hi, parang ang sasabihin niya, ay, goodbye. Hindi. Yung mag-hi ka pa lang. Goodbye. Hi mo pa lang sa akin, sasabihin, magtatanong na agad, 'di ba? Ano, marami ka bang pera sa bangko? Yung mga tipong ganyan, kaya mo buhayin pati yung pamilya ko. Matapobre. Matapobre yun. Diba nga? Ayan, pero yes, sabi ni Charo, nilinaw niya sa atin, happy-happy lang naman siya, pero yun lang yung datingan niya. Kaya hindi siya nagkaroon ng boyfriend ever. Hanggang dumating nga itong si Ray Mark na yun lang. Medyo, hindi ko alam kung nabola-bola ba siya. Diba? Nabola lang ba na, sige, mag-file na kami annulment eh. Halika na. Labing-labing tayo. Eh dahil nga first time na masyado naging mainit, aba excited naman si ate. O sige, game! Diba nga? Diba nga yan lagi yung linyahan ng mga lalaking? Gusto lang makascore sa iba, diba? Hihiwalayan ko yan, ganyan. Hiwalay naman na kami, hindi na kami maayos. Nagsasama na lang kami para sa bata. Ay nako, gamit na gamit yan mga besyo. Pero marami pa rin nadadali talaga, no? Andaya pa rin mga nauuto, andaya pa rin nadadala, diba? Sa mga ganyang linyahan ng mga pangako ng mga lalaki. Boy, ano ba? Feeling ko hindi na marami. Feeling ko hindi na marami kasi kukunti na lang nauuto ko eh. Oh, yung iba ayaw na talaga eh. Ganyan. Ayaw na. Diretsos lang. Ayan. Hindi, ang dami-dami na kasing paraan ngayon, Bettina, para naman pakiramdaman mo. Diba kung talaga ba nakikipaghiwalay itong lalaking ito, hindi ba talaga sila in good terms or may pinoproseso ba talaga sila ng kanyang asawa? Diba para kay Charo, diba nandiyan ang Facebook? Diba nandiyan ang social media? Tignan mo yung mga updates, yung mga post. Kung medyo mahilig mag-post, dun pala mababasa mo eh, diba? Kung lagi magkayakap naman yung mag-asawa, kung lagi nagde-date, ganyan, nasan dyan yung ano, nagpo-proseso ng annulment? Baka ibang spelling ng annulment yun. Yuri ka dyan. Totoo yan, maraming paraan, pero hindi ginagawa ng iba kasi nga, medyo pagdating sa love, medyo nabubobo tayo eh. Alam mo yan, kapag ka, pagdating sa kilig-kilig, nawawala na yung mga ganyan-ganyan na nag-iimbestiga, na kinikilatis ng husto. Pag kinilig na, go na. Ano pa bang inaantay? Ang tagal ko naging single, oh. Chance tagal ko na ko to para mawistikan. Meron ng kalaban sa harap ko. Tara na, laban na. Sabong na, sapula, saputi. Yan, talpa ka na. Yan. Yes, 'di ba? Para sa iba parang opportunity makawala dito sa disyertong kinalalagyan ko ngayon, 'di ba? Time na po para medyo lumangwi-langwi naman at medyo mabasa-basa naman ang mabasa. totoo ka dyan. Yes. Ay, ang swerte ni ano ha. Sabi ni Yema Melchor, sabi niya, isang birhen na naman ang naloko ng may asawa na. Si Jimboy naman, kawawa naman, napunta lang sa walang kwentang tao. Yeah, nung nabuntis na, biglang missing in action na. Diba? Yun correct lang. Correct. Ang saklap naman ng storya ni Ate Charo, NBSB ng ilang taon tapos ganito yung mangyayari. Parang ano to? Ay, hindi ko kilala to, sorry. Ayan si Jeline Mangubat ang nagsabi. Ay oo, yung nagte-trending ngayon. Okay, sige. Ano ba yun? Ang masasabi ko lang, Jan, kailangan mo nang tanggapin at hayaan mo na yung boyfriend mo dahil yun ang nais. Maraming salamat po from Aya Sirot. Ayan, si
Ang hirap ng ganyan ha. Ako nga gusto ko na din magka-baby sa taong mahal ko. Pero kung kailan naman nalaman kung meron kaming nabuo, saka naman nangyari yung hindi dapat mangyari sa amin. From Ronnie Texon. At yun nga, yung paghihiwalay. Diba? Pero wala eh. Yung iba, gusto may mabuo para magsama. Eh yung iba, gusto magsama, pero kapag ka may nabuo, babay na. Eh ganito ang nangyari kay Charo and kay Ray Mark. Excuse me po. Kaya mas okay pa rin talaga na antay-antay lang ng konti, be, 'di ba? Antay mo pakilala ka sa mga kamag-anakan niyan, 'di ba? Para in caso may mabuo, meron ka matakbuhan, 'di ba? I-friend mo yung nanay, i-friend mo yung mga kapatid, 'di ba? Para pagka na-jauntis ka niyan, may mambabackup sa iyo, 'di ba? Mga galawang ganun, be. Ngayon hindi natin alam kung may kilala ka ba sa partido nitong lalaking ito, may alam ka ba sa buhay niya? Baka pangalan lang niyang alam mo. Mm-hmm. Yun nga, yung pangalan, yung cellphone number, messenger, diba? Baka yun lang. Well, depende sa arrangement niyo, no? Pero sana kahit nga Charo, no, na ikaw ay kumbaga excited syempre na magkaroon ng love life. Sino ba naman ang hindi excited na magkaroon ng love life? Kaya nga papasukin mo. Kumbaga parang sa bagong trabaho, excited ka para sa bagong trabaho, di ba? Eh, ganyan din ang pagpasok ng love life. Di ba may promise of, ano tawag mo dyan, ng kilig, di ba? Ng prosperity, di ba? Na hindi ka na lang mag-iisa. Di ba? Hindi ka na lang mag-iisa. At least may kasama ka na sa mga pantasya. Oo. Pero wag naman din masyadong gigil. Oo, wag naman masyadong gigil, okay? At yung bang parang andali-dali na natin mauto, 'di ba? Kaya para sa akin ano, Charo, gusto kong makumpleto yung kwento mo. Ano ba? Certified na uto ka ba nitong si Ray Mart? 'Di ba? Napasakay ka ba niya na? Oh, pananagutan kita pagka may nabuo, pero nung may nabuo na, babay na. Yan, babay na. Salamat na lang sa lahat, ganun, 'di ba? Sige, sige. Okay na, kapamilyang Kamorkada, bigay na natin ang ikalawang parte ng kwento nitong si Dear Charo. Mula dito sa General Santos City, ako po yung nag-iisang ate girl, ate mo maganda, Bettina Briones. At syempre, ako naman po si DJ P, DJ Popoy, that's my guapopoy, mula dito sa Marikina City, Metro Manila. I-share pa ng i-share ang ating kwento ngayon ni Charo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy at Bettina, aaminin ko na ha. Masama man isipin ito noon pero iniisip ko na ipalaglag ang batang daladala ko. Kasi bakit pa? Ayoko na siyang ilabas sa mundong wala siyang tatay at sa mundong huhusgahan lang siya. Hindi nakakaganda yung ganun. Handang-handa na ako na mag-move on at tuluyan ang bitawan ng dinadala ko. Hindi ko rin inakala na isang tao lang ang makakapagbago ng isipan ko. May bago kasi kaming kapitbahay at meron silang batang-bata pang anak na si Santi. Siguro nasa 7 years old lang to. Sobrang daldal ng batang ito. Sobra na kapag nakikita niya ako, ay lagi niya akong pinapahinto para kwentuhan. Ganon siya kadaldal. Sa tuwing napapaisip ako, ay itong si Santi ang kinakausap ko. Hindi ko naman inakala na sa isang usapan namin, ay maliliwanagan ang isip kong gulong-gulo. Tita, your baby loves you. Limang salita lang ang kinakailangan ko para magbago ang isip ko. Sobrang ready na akong bitawan ng pagbubuntis ko. Wala na si Raymart. Hindi ako handang magkaanak at hindi ko pa alam ang mararamdaman ko sa magiging anak ko. Pero si Santi ang nagpabago ng lahat. Alam ko naman na imposible pero ang malaman na mahal ako ng anak ko unconditionally kahit hindi ko pa siya nailalabas ay ibang naging impact sa akin. Nag-decide ako na ituloy ang pagbubuntis ko.
Papuy at Bitina, pinanganak ko si Baby Mary na punong-puno ang puso ko ng ligaya. Sobrang laki ng pasasalamat ko kay Santi kasi siyang nagturo sa akin na huwag ibuhos ang galit sa taong wala namang kinalaman sa galit mo. Sa mata ng bata, ko, kupanalaman at nakita ang bagay na dapat nung una pa lang ay nakita ko na agad. Popoy at Bitina, masaya na ako ngayon sa piling ng aking baby. At wala na ako mahihiling pa. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento kong ito. Sana ay may natutunan ang inyong mga avid listeners. Lubos na gumagalang, Charo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 4 minutes before 1 p.m. 12:56. At yan nga po ang, wow, munti ka na, maraming salamat sa isang bata na nagngangalang Santi. Diba? Na wala pang kamuang-muang sa mundo pero napakalaki ng difference na kanyang nagawa. Diba? Lalo na sa buhay nitong si Charo at ng kanyang si Baby Mary. Malamang nag-uusap yung dalawang anghel, yung bata na si Santi tsaka yung baby niya sa loob ng tiyan, di ba? Malay natin. Yun yung ginamit talaga ni Lord. Eh. Buti na lang, may kapitbahay kayo. Buti na lang lumipat sila sa tabi ng bahay ninyo. Nakakaloka. Dahil kung hindi, malamala. Ibang kwento na tong nababasa natin ngayon. Isang babae na nakagawa ng malaking kasalanan. Ganun talaga kapag ka, yung emosyon umaapaw po, naapektuhan yung pagdidesisyon natin, di ba? Pag galit na galit tayo, grabe, ang bilis-bilis natin makagawa ng isang desisyon na hindi pinag-iisipan. Oo, sabi nga, di ba, don't make decisions when you're mad. Di ba, huwag kang gagawa ng kahit anumang desisyon kapag ka ikaw ay galit. Kasi nagngingit-ngit sa galit. Dahil nga sa pangiiwan sa kanya itong si Charo, di ba, ng isang Raymart. Diba? At wala naman siyang, kumbaga, hindi pa ako ready maging ina, papaano ko itataguyo dito, first boyfriend nga kita, Diyos me, diba? Papaano ba ang mabuhay? Mahirap naman ho talaga mga kapamilya, no? Pero sabi nga nila, ay meron at merong paraan, diba, ang Panginoon kung paanong ipakikita at ibibigay sa'yo yung mensahe ng mga pangyayari sa buhay. Yes, buti na lang at naisilang niya ng ligtas at malusog si Baby Mary. Ang ganda pa ng pangalan, Baby Mary, ha? Ayan, magiging mabuting bata yan for sure. Lalo at kapag ibinuhos talaga ni Charo yung love niya dito sa bata. Sabi dito, si Angel Santi, Jeremy Quinones, hello sa'yo. Si Santino po yan. Hey, Loresca. Ayan, sinong Raymart po yan? Baka asawa ko po yan, ha? Char lang po. sandali, ano po ba? Ano to? Ano po yun? Binigyan lang siya ng saya at sarap at iiwan lang sa hirap. Sayang naman yung virginity mo sa maling tao mo pa naibigay. Pero, nandyan na ang baby mo. Ayan, isipin mo na lang siya ngayon. Sabi niya, Jesseline Orante. 'Di ba? Kaya sa mga single natin mga beshwap diyan, alam mo na, 'wag masyadong atat na sunggab agad kapag ka may nagparamdam, 'di ba? Pag kinilig, ayan nakakagawa ng desisyon. Hindi lang pala doon sa galit, beshi, when your emotions run too high, nagiging poor talaga yung pagdedesisyon natin eh. 'Di ba? Sobrang naapektuhan ka pamilya ka. Pag sobrang kilig na kilig ka, sobrang saya ka, 'di ba? Parang sige na, bigay ko na. Walang iniisip na baka ma-jauntis nga ako at baka iwanan ako rito ng taong ito. Nakakaloka. Yes. Believe it or not, Charo, blessing sa'yo pagdating si ang pagdating ni Mary. Diyan pa lang magsisimula ang fulfillment mo bilang isang babae. Kahit mag-isa kang magtataguyod kay Mary, okay lang yan. Makakaya mo yan or kakayari mo yan. Tiwala ka lang kay Lord na at hindi mo kakailanganin ng tatay niyang walang kwenta. Basta Charo, mas maging wiser na ngayon, lalo na sa mga lalaki. Good luck, girl. From Annabelle.
Yan, si Yem Melchor, sabi niya, it's good to hear that brave women are accepting, or that brave woman accepted her child at hindi niya ginustong ipa-abort pa. Good job, girl. Sabi ni Yem. Very inspiring talaga yung story ngayon, DJ Popoy and Bettina. Pa-shoutout na lang sa mga nasa Tanay Rizal, Carlo America. Mm-hmm. Ayan, Ayan, more lessons, more happiness. Ika nga, from Ronnie. Ayan, mas maraming leksyon, mas marami talagang no? Kaysa naman mabuhay ka, di ba, kung sakasakalit, pina-abort mo yung bata, tapos makakita ka ng mga pamangkin mo, ng mga baby, di ba? You can just imagine yung konsensya, pangungonsensya sa'yo nang dahil sa takot na itaguyod yung bata. Well, nakakatakot naman talaga, Bettina, no? Ayan, pero yung konsensya mo na umatay ka ng isang bata na sana ay inalagaan mo na lang, ay hindi ko ma-imagine. Di ba? Hindi ko masukat kung gaano ka hirap mabuhay sa ganung klase ng estado. Gagambalain ka ng konsensya mo forever for life na yan, boy, di ba? Mm-hmm. Ayan, at saka ano, Charo, ngayon, huwag kang panghihinaan ng loob, ha? Huwag mong parang manliliit sa sarili, ganyan. Sitwasyon lang to sa buhay mo, Beshi. Hindi talaga ikaw to, hindi ito isang parang magiging tag na sa'yo na malaki kang pagkakamali. Isa lang itong sitwasyon. Isa lang itong pangyayari sa buhay mo. Okay? At malalampasan mo rin, sabi nga ng ating netizen kanina na I'm sure magiging ano na siya, wiser na siya this time. Dahil dito, yes, sa ganap na to. Dapat naman. Diba? At ako, believe din ako sa mga tao nalalampasan yung mga humps na ganito. Meron kasi yung iba, hump lang, pero yung iba talagang parang mountain yung ibinigay sa kanila para makarating doon sa ginhawa, sa kabilang parte. Diba? Ito talagang bundok agad ang inahon ni Charo. Hindi lang simpleng humps ng sasakyan na, oops, slow down to konti, may humps. Ayan, tuloy ulit ang biyahe, napakalaki po ng lubak, diba? Bundok pa nga itong dinaanan ni Charo. At sana nga maging inspirasyon ito sa marami sa atin. Diba? Na minsan, ang mga leksyon sa buhay ay unti-unting dumarating sa atin. At minsan naman, isang beses lang, pero bonggahan naman na dumarating sa atin. Pero, isa lang naman yung susi doon. Gustuhin mo at gawin mo na masolusyonan ito. Diba? Hindi takasan yung problema o pagsubok. Correct ka dyan. Maging matapang ka dyan na harapin. Nako, isang NBSB, berhen, anong nangyari at biglang isinuko ang bataan sa may asawa pa? Teresa Gray. Yung nga, nagkamali lang si ate mong girl. Yes. Yan, at syempre, ito na rin siguro, no, Bettina, ang tamang oras para ibigay na natin ang ating mga masisay para sa kwentong ito ni Charo. And please continue on sharing this live streaming, mga kapamilya, no, para mas marami pa, diba, sa, lalo na sa panahon ngayon, ang matuto mula dito at ma-inspire sa kwentong ipinadala sa atin ni Charo. Mga kapamilya, oras na natin, 4 minutes makalipas ang alauna ng hapon, 104. Alam mo, Bettina, gusto ko yung parte na merong isang bata na walang kamuang-muang sa tungkol sa mga malalaking problema. Ano ba kasi ang ginagawa ng isang santi? Diba? Na sa pagtatansya nga nitong siya, ng ating letter sender na siya Charo, siguro mga nasa 7 years old lang siya, nakapitbahay namin, diba? Na nagpa-realize sa akin na nagpa-realize at talagang parabang nandahil sa kanyang statement na your tita, your baby loves you. Diba? Yung paala-alang yun. Diba? Yung paala-alang yun ay nagpalakas ng kanyang loob na ituloy ang kanyang pagbubuntis. Bagaman wala siyang magiging katuwang na ama,
ng bata, walang kikilalanin yung bata kasi yun yung pinoproblema natin, di ba? Alam niyo mga kapamilya, no? Isa yan sa mga bagay na hindi lang naman silang mga nabuntis na walang katuwang sa buhay ang nangangailangan. Minsan kahit tayo, di ba? Tayong mga may pamilya na, tayong mga may katuwang na, tayong sabihin na natin na feeling natin, eh dahil nga ho sa dami ng ating karanasan din sa buhay ay halos alam na natin ang lahat. Of course not. Diba? Kapag ka dumarating ang mga malalaking problema, believe it or not, mga kapamilya, no, ako ay pinagdarasal ko. Yung lalo kapag kayong hindi na personally, hindi mo na kayang masolusyonan sa paraang alam mo, 'di ba, ang isang problema. Dumarating ako sa puntong 'yon eh. 'Di ba, na hindi ko na yata alam 'to. Ano nang gagawin dito? Tinrabaho ko naman, double the effort, triple pa nga minsan, quadruple, 'di ba? Eh, ba't parang ganoon, parang hindi umuusad, parang wala nangyayari doon sa mga paghihirap mo. Pero alam niyo, sa mata ng isang bata, 'di ba, sa point of view ng isang bata, lahat ito, kung hindi kaya, okay lang 'yan, meron pang susunod. 'Di ba? Ganyan nga, magkaroon tayo sana ng faith. Ako pinagdarasal ko 'yan na Lord, kumbaga tanggalin mo itong mga yung minsan kasi yung talino natin na nagiging hadlang pa, no? Yung sobra nating pag-iisip ang nagiging hadlang para to let go and let God, 'di ba? Na bigyan ka ng solusyon. Dahil ipinipilit natin yung ganang sa atin. Katulad si Charo, ang iniisip na niya wala siya magiging katulong sa pag-aalaga sa bata. Ayan, walang kikilalaning tatay yung bata. Mga bagay na pwede namang iba ang magbigay sa kanya. Diba? Kung itutuloy niya ang kanyang pagbubuntis. Diba? Nung buntis pa siya. Diba? Hindi naman not particularly yung totoong ama na si Raymart na iniwan na siya. Alam niyo yun, gusto nating kontrolin ang mga pangyayari sa ating buhay. Kaya tayo minsan ay napufrustrate na, napapagod na at paraban susuko na. Diba? Pero kung meron nga tayong faith, diba? Pananalig ng katulad ng sa isang bata. Diba? Ay, kumbaga sabihin natin, we're not being careless. Diba? We're just being carefree. Diba? Kumbaga, whatever happens, happens. Diba? Bukas, mapapagod ako ngayon physically, magpapahinga ako. Bukas, gigising ako, maglalaro ako. Gagawin ko ang mga bagay na masasaya. Pagka nagutom ako, kakain ako. Diba? Believing na meron ako makakain. Believing na meron mga dahilan para maging masaya bukas. Diba ganyan lang tayo? Noong mga bata tayo, mga kapamilya. Pero nitong matanda na tayo, pagising pa lang sa umaga, iniisip mo na yung bayarin mong bills, paano makapagpatuloy, meron kang trabaho, meron kang ganito, meron kang ganyan. Pero nung bata tayo, kung papalikan natin, ano, ay iniisip ba natin na meron ba tayong kakainin, basta may paniniwala tayo na hindi naman ako magugutom ngayong araw na to. Diba? Kapag humingi ako with humility, alam nyo kasi isa yan sa mga ugali ng bata, ano? Wala pa sa utak ng isang bata yung mayaman ako, may na-achieve na ako sa buhay, diba? Wala pang pride. Very humble ang isang bata, diba? Mapaglaro, diba? At kapag nasaktan, gugustuhin pa uling maglaro kung kaya, diba? Kahit pa nga madapa, kahit pa masugatan. Diba? Yan yung mga bagay na simple pero nakakalimutan natin bilang mga marami na rin tayong mga karanasan sa buhay and we're trying to take control of everything that's happening around us, which is hindi naman pala dapat. Diba? May mga bagay na hayaan lang natin mangyari at magtiwala tayo na merong magandang kahihinatnan nito at tulong hindi lamang ang ating mga sarili, yung lumikha sa atin mismo, ang ating Panginoon. 'Di ba? Kaya naman meron ho talagang kasabihan, 'di ba? To let go and let God. Pagka hindi mo alam ang sagot sa problema mo, hayaan mo siya. Kaya Charo, thank you at very inspiring itong kwento mo. At sa mata nga ng isang bata na kapitbahay ninyo, 'di ba, ay na-realize mo na mahalaga ang mabuhay, 'di ba? Mahalaga, mahirap ang maging nanay pero mas masarap na buhayin mo kahit pa nga mahirap ang isang buhay na ipinagkatiwala rin sa iyo, 'di ba? Ang iyong baby Mary. Ah,
Ang galing naman. Nako, oras natin, 1:10, kapamilyang Kamorkada. Alam mo, Charo Grace Nones. Aba, siya talaga. Hindi si Charo Grace Nones yan. Ay, hindi ba siya? Hindi ba? Iba ba to? Okay, sige. Balikan natin kung sa nagsimula at nag-ugat yung malaking problema na ito, kapamilyang Kamorkada. Tingin ko sa paghahanap pa rin ng happiness. Ito din yung pinagmulan at pinag-ugatan ng maraming problema ng maraming kapamilya natin, pati na rin tayo, di ba? Hanap ang hanap ng happiness. Nasaan ba yan? Sino ba siya? Di ba? Na hindi natin na-check sa sarili natin, andito lang pala. Ako lang din pala ang kaya makapagbigay noon, kapamilyang Kamorkada. Kaya hindi natin kailangan ng ibang tao para punan kung ano yung kulang na saya sa buhay natin. Di ba? Sabi nga nila, hindi mo kailangan ng isang lalaki sa buhay mo para maging masaya. Hindi mo kailangan ng partner sa buhay mo para lumigaya, kapamilyang Kamorkada. Ikaw lang sapat na. Diba? Bonus na lang yan sila. Wanting a man or a guy is fine, actually. Okay lang yun, okay lang yun. But yung hahanapin mo dahil kailangan mo na sila, yung tipong ganyan, check mo, baka may kailangan ng i-work out yan sa sarili mo. Work on your own happiness kung gano'n na yung tingin mo sa isang karelasyon. Kailangan kita eh. Kaya hahanapin kita. Yun, kapamilyang Kamorkada. So, work on your own happiness and your confidence na rin. Charo. No? At lagi mo itatatak, i-remind mo lagi yung sarili mo. Sapat ka, hindi ka kulang, hindi ka incomplete dahil sa wala kang kapartner. Sapat ka at sobra pa nga dahil meron ka ng angel ngayon, di ba? Yan na yung magbibigay ng sobrang-sobrang saya sa'yo, sobrang joy sa buhay mo, di ba? Liwanag, ligaya at joy ay nasa sa'yo na dahil meron ka ng isang Mary sa life. So, alagaan mo yan, deserve niya rin ang great life and happiness na kagaya mo, okay? Deserve niyong dalawa, ibigay niyo sa isa't isa yan. At hindi na kailangan mag-anap ng lalaki para makumpleto kayo bilang isang pamilya. Okay? Kung meron man, kung maibibigay man si Lord, edi bongga, thank you. Bonus na, regalo na lang ni Lord yon. Pero para hanapin, wag na. Good luck. 1:13. Yun. At syempre mga kapamilya, no, hinihintay pa rin po namin ang inyong mga kwento. Ipadala nyo na po sa amin dito sa Dear MOR. At para sa mga susunod na araw, ay sana mapili ang kwento mo mismo. Dahil yan po talaga ang battle cry namin dito sa aming programa. No? Ang kwento ninyo, bawat Pilipino. Kahit nasan po kayong parte ng mundo, please do send us your stories. Diba? Para kapulutan ng aral ng marami pa nating mga tagapakinig at tagapanood. Papaano nga ba yan, Bettina? Ayan, i-message po kami dito sa ating MOR Entertainment Manila fanpage. Go na! Ayan, pwede din kayo magpadala sa atin ng audio file, di ba? Meron tayo para maibida din sa ating mga pa-podcast yan. Baka, di ba, mapili ang kwento mo. I'm sure maipipin yan sa comment section kung saan kayo pwedeng pumunta habang may oras pa. Ayan, kapamilya, pwede nyo rin bisitahin at i-like, follow ang aming mga official FB pages. Ako, hanapin nyo po ang DJ Bettina Briones. Paki-like naman kahit medyo natutulog yung page ko ngayon. Message kayo sa akin kung may kailangan kayo at kung may kailangan din ako, i-message ko rin kayo, okay? Ayan, at syempre ako naman po, pwede niyo po akong i-follow sa Instagram. Ayan, sa IG tayo ha, makapagkwentuhan, makapag-message at MOR1019 Popoy. Ayan, at MOR1019 POPOY. Arte. Buhay nap, kapamilya. Oy, grab na lang dati natin yung opportunity habang meron pa mga nanonood nakatambay dito. Bukas po ng morning, pwede po kayong makijoin at makinood sa ating GTT. Nakaka-inlove pong morning na to, mga Kamorkada, dahil kasama nila ang actor, singer, songwriter team Pavina live na live sa Good Time to. Ngayong Thursday na po yan, June 24, 9 a.m. streaming live sa ating MOR Entertainment Facebook fanpage. Mula nga dito sa General Santos City, ako po yung nag-iisang ati girl, ati mong maganda, Bettina Prima.
At syempre ako naman po ang inyong lingkod mula dito sa Marikina City, Metro Manila, DJ P, DJ Popoy, that's Mike Wapopoy. At syempre ang aming pumapaalaala araw-araw mga kapamilya, please stay safe, stay healthy, and kahit ano pa nga po mangyari mga ka-family, stay happy.